Pasintabi po mga kapuso, taxi driver sa Cebu ninakawan at pinutulan pa ng dila. Narito ang buong detalya sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Humihingi ng tulong ang mga anak ng isang taxi driver matapos itong putulan ng dila ng dalawang holdupper at kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Ang biktima ay kinilalang si Andres Alfanta, 52 anyos mula sa City of Naga, Cebu at isang taxi driver sa loob ng 30 years. Sa video na ipinost ng kanyang anak, nakakausap pa nila ito pero nahihirapan sa pagbigkas ng mga salita dahil kalahati ng kanyang dila ang naputol. Napagalaman na sa Sitio Banawa, Barangay Guadalupe sa lungsod ng Cebu di umano, sumakay ang dalawang sospek at nagpahatid sa bayan ng San Fernando, Martes ng madaling araw. Dahil gagarahin ng biktima, sinamantala pa niyang makapagpasada. Pagkakabot sa San Fernando, tuloy siya. Ito na siya, still moto ang papa, nanguan na, di lang siya papi yun. Moto, siya tigil din lang ka ng papi yun, ipagawas imong dila, moto ipotol yung dila mo. Nga, moto, yung cellphone, kinaman lang siya yung taxi, nakatawag pa siya sa yung Paris. Sir, go up. Ge? Sir, go up, doon yan. Dito na, pagpusil? Hmm. Nga, nalagay kayo mga samad sa imong now. Gito'o po. Gito'o kanila? Nakuha ng mga holdupper ang mahigit sa 4,000 piso na kita ni Alfanta sa kanyang pamamasada sa buong araw. Sinikap din ang biktima na maimaniho pa ang kanyang taxi upang makarating sa ospital. Kasalukuyang nakakonfine sa Talisay City District Hospital si Alfanta matapos itong maopirahan noong nakaraang linggo. Humingi na ng tulong ang pamilya ni Alfanta sa San Fernando Police upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at para sa isang masusing investigasyon. Nananawagan din sila ng tulong para sa mga bayarin ng kanilang ama sa ospital. Mayang tagmadakpan ang nagbuhat sa limaing ginatas ang pagpamamba para matagang siya gusto siya sa nagtabo. Walang wala dyan meron lang ang panandit kwarta sa papa na uha. Ako si Femery Dumabok para sa GMA Regional TV.